Rush hour na naman. Hindi ko na maalala kung kailan huling lumuwag ang traffic sa EDSA. Nagtatrabaho ako sa bandang Quezon City at araw-araw nag-uuwian sa Pasig. Bawat araw, tinitiis ko ang traffic. Nakakatulog minsan, pero madalas nagigising din dahil sa pahinto-hinto ang sasakyan at sa dami din ng tao na sumasakay at pumababa. Sa tagal ko na itong ginagawa, may isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Biyernes noon, mga around 6 p.m. Nasa kahabaan kami ng EDSA along Camp Krame. Kadalasan sa Shaw Boulevard ako bumababa para sumakay ng jeep. Bigla ko na lang naramdaman na bigla akong nahilo at parang nasusuka. Inisip ko na lang na baka motion sickness lang ang nararamdaman ko kasi medyo maalog yung bus na sinasakyan ko. Pero kakaiba yung pagkahilo ko. Sobrang nanghihina ako at naramdam ko na nagbubutil-butil na yung pawis sa noo ko. Tumingin ako sa paligid. Sobrang puno yung bus. Inisip ko na lang na bumaba pagtapat ng isang mall tapos sumakay na lang ng FX. Saktong pagtayo ko, naramdaman ko na parang may humawak sa kamay ko. Lumingon ako sa likod ko at may katabi akong babae na parang nanay na siguro yon, around mga 45 years old ang edad. Nakatingin siya sa akin na para pang, "Umupo ka, bilis!" Hinihila niya ako ng bahagya na parang gustong akong paupuin. Sa sobrang hilo ko, umupo na lang ako ulit. Nagbabaan ang mga tao sa may bandang Ortigas. Pero nagtaka ako bakit parang naubos ang laman ng bus. Sobrang konti na lang namin. Ang natira na lang ay ako, yung katabi ko, isang matanda malapit sa driver, at isang lalaki sa tabi ng pintuan. Umandar na ulit ang bus. Pumababa ako sa isa pang mall sa Shaw Boulevard. Mga 15 minutes na siguro noon before 7 p.m. nang biglang huminto ang bus. Nakita ko na sobrang traffic pa din na parang walang galawan. Inisip ko na lang na maglakad na lang kaya ako para hindi ako matagalan. Kapag naiisip kong tumayo, nararamdaman ko yung kamay ng katabi ko na humahawak sa kamay ko na para bang sinasabi na "Huwag kang gagalaw!" Biglang sumagi sa isip ko na baka hostage scenario ito, pero parang kalmado naman silang lahat. Sinubukan ko din i-check yung cellphone ko para mag-text sa mga kakilala ko, pero sa di maipaliwanag na pagkakataon, wala akong signal. Ang weird lang isipin kung anong nangyayari. Ilang minuto pang lumipas, di ko na napigilan tanungin ang katabi ko. Ano bang nangyayari? Bababa na ho sana ako kasi sobrang traffic. Yan ang sabi ko sa kanya. Tinignan lang niya ako at sinabing, "Buhay ka pa, di ba? Hindi kanila dapat makita." Nanlaki ang mga mata ko sa pagtataka. Anong ibig sabihin ng "Buhay ka pa, di ba? Bakit? Namatay ba ako nang hindi ko alam?" Bigla akong tumayo sa kinauupuan ko at sumigaw ng, "Para! Huwag po muna kayong aandar, bababa po ako." Sa mga segundong yun, nakita ko na dahan-dahang tumitingin sa akin ang driver, yung matanda at yung lalaki. Bigla akong narinig sa gilid ng tenga ko na may bumulong. "Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka dapat nila makita."
parang naglalapot yung buo kong katawan habang nakikita kong papalapit yung matanda at yung lalaki sa akin. Lumingon ako pabalik pero wala na yung katabi ko. San kaya siya napunta? Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Bakit ganito? Ano to? Habang papalapit sila ng papalapit, nakikita kong unti-unting naglalagas yung mga balat nila at buhok na parang nabubulok. Ganun din ang amoy. Parang nasusunog na basura na sobrang sakit sa ilong. Hinawakan nila ako sa magkabila kong kamay. Naririnig ko. Amin ka na. Amin ang katawan mo. Sigaw ako ng sigaw na hindi ko na alam kung anong gagawin. Basta sigaw lang ako ng sigaw. Hanggang sa biglang tumahimik. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Biglang dumami yung tao sa loob ng bus. Pagtingin ko, nasa kubaw pa lang ako. At iba na ang katabi ko. Tinignan ko rin ang orasan. 5:30 pa lang at medyo maliwanag pa. Inisip ko, baka na nanaginip lang ako at sa sobrang pagod, nakatulog ako agad. Umupo ulit ako ng maayos pero nung pagtingin ko sa headboard ng upuan na nasa harapan ko, may nakita ako nakasulat. Ang nakalagay, amin ka. Thank you for watching this video. If you liked it, please hit the subscribe button and the notification bell para naman updated ka sa lahat ng horror stories na ipopost namin sa channel na to. If you have any stories to share, please do not hesitate to send them all to me so that we can feature you on this channel. See you again!